الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ang lahat ng uri ng pasasalamat, pagdakila, kaluwahatian ay nauuko lamang sa Allah ang nag-iisa at tunay na Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Pagkatapos natin nasaksihan ang kaisahan ng ating Panginoong Allah at na si Propeta Muhammad ang kauli-ulihang propeta ng buong sanlibutan, binabati ko po kayo lahat ng isang masigabong pagbati ng Eidukum Mubarak at yung dua na takabbalallahu minna wa minkum. Naway tanggapin ng Allah lahat ng ating mga pagsisikap, yung ating mga fasting, yung ating mga sala, ating mga tarawih, yung ating mga tahajjud, yung ating mga pagbabasa ng Quran, at sa mga magulang, mga kababaihan, mga sisters, brothers na naghanda ng ating iftar at ng pagluluto ng ating mga sahur. Jazakumullahu khairan, tanggapin nawa ng Allah sa atin at sa inyo lahat. Naway, ang ating Eid ay ganap na maligaya, masaya, at naaayon sa kaluguran ng dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung una. Pangalawa, hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na yung ating pagtitipon ngayon, naway gawin ng Allah na isa sa mga susi ng tunay na pagkakaisa, tunay na pagmamahalan, at tunay na pagpapatuloy ng mga ibada na ating nasimulan noong mga nagdaang araw sa buwan ng Ramadan. Naam. Padal, Ustad. Ando. Naam. Inshallah. Noong buwan ng Ramadan, marami tayong natutunan, natutunan natin na magsabar at iwasan ang mga bagay na kung saan hindi kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinuruan tayo ng Allah na paano magtiis. Tinuruan tayo ng Ramadan kung paano natin isala ang mga sala na kung saan hindi natin ginagawa sa mga normal na araw kagaya ng salatut tarawih. At kung paano tayo gumising ng maaga bago ang fajr upang itayo ang salat o tahajjud. Pagod ang katawan, gutom ang katawan. Sa araw, kahit may mga trabaho, ngunit tinatayo ang salat o tarawih at yung salat o tahajjud upang malugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan pa lamang mga kapatid sa Islam, tulad ng sinasabi na ating mga ulama, "Allamana Ramadan anwa'an minal ibadat." Tinuruan tayo ng Ramadan ang iba't ibang uri ng mga ibadah. Kaya pagkatapos ng Ramadan, ito ang pinaka bottom o main point kung bakit ipinagutos ng Allah ang iba't ibang uri ng mga ibadah. Hindi lamang upang maranasan natin ang pagpa-fasting o ang pagsasala ng mga sala sa buwan ng Ramadan, ngunit upang maging tulay ng mas matatag pa na pagiging Muslim natin. Nang tayo ay nagdarasal, palagi nating binabanggit yung aya sa Surat Al-Fatiha, "Ihdinas siratal mustaqim." Ya Allah, gabayan niyo po kami sa matuwid na landas. Hindi ba't nasa matuwid na landas na tayo bilang mga Muslim? Dahil nasa Islam na tayo at mga Muslim tayo at pinili tayo ng Allah upang mapabilang sa grupo na kung saan sila lamang ang makakaligtas sa araw ng paghukom. Bakit pa natin hinihiling palagi yung guidance, yung hidayah? Samantalang nasa hidayah na tayo dahil nasa Islam na tayo. Dahil ang puso natin bilang mga tao, pabago-bago. Maaring malakas yung iman mo ngayon dahil katatapos lang ng Ramadan at na-boost yung iman mo dahil sa iba't ibang uri ng mga ibada, fasting, pagbabasa ng Quran at yung mga daaming bilang ng mga rak'a na dinarasal natin sa buwan ng Ramadan. Ngunit, ano ngayon ang ating kalagayan pagkatapos ng Ramadan? Wa madha ba'da Ramadan? Ma haluna ba'da Ramadan? Yan yung punto dito. Kaya yung pagtitipon natin ngayon, hindi lang ito upang yearly or annual natin i-celebrate ang Eid. Bagos upang i-boost natin, i-enhance natin yung ating ang ating katatagan sa relihiyong Islam. Maraming mga paraan upang maging matatag tayo sa Islam. Noong nakaraang taon, naalala ko, at siguro Allahu alam kung naalala pa ninyo,
Nagbanggit ako ng limang mga bagay upang maging matatag tayo sa ating relihiyong Islam. Nabanggit ko doon yung palaging pagbabasa ng Quran, yung daily na pagdarasal, na limang beses na pagdarasal ng mga obligadong salah, kahit saan tayo mapunta. At yung pakikinig at pagbabasa ng mga history ng ating mga propeta alayhimus salam at ng mga sahaba. Pang-apat, yung pamimili natin ng ating mga gagawing kaibigan. Hindi lahat ng mga ngumingiti sa'yo o mga inaakala mong pwedeng kaibiganin ay maaaring kaibiganin. Bakit? Ang utos ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin upang maging mas matatag yung ating pagiging Muslim. Dahil napakarami ng mga trials at mga pagsubok na kung saan nayayanig yung iman natin, especially sa ating lugar na punong-puno ng mga fitna at iba't ibang uri ng mga pakana ng mga kalaban ng Islam o ng mga masasamang mga tao. Paano natin palakasin ang ating pagiging Muslim? Yung ating iman, paano natin ito gagawing malakas? Sa pamamagitan ng pang-apat na paraan, yung pamimili ng kaibigan. Al-mar'u 'ala dini khalili falyandhur ahadukum man yukhalil. Dahil ang isang tao, ayon kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, nakabata yung kanyang iman sa kung ano yung iman o pagkatao ng kanyang kaibigan. Kapag yung palagi niyang kinakaibigan ay mga walang pananampalataya, kahit na mayroon siyang pananampalataya ngayon dahil tumaas yung iman niya sa Ramadan, maaaring babaligtan siya after a few days or after a few months. Di ba? At yun yung nangyari. Nagdarasal sa buwan ng Ramadan, alhamdulillah. Ngunit, unti-unti humihinang iman kasi yung palagi niya kinakasama o kinakaibigan, yung mga walang iman o di kayo yung mga mahihinang iman. Nahatak siya doon. Kung ang kanyang mga kinagawang mga kaibigan ay yung mga mu'minin, yung mga salihin, yung palagi siyang pinalalahanan upang magdasal kahit saan sila mapunta, hindi lamang sa masjid ang pagdarasal. For example, nasa work ka ngayon o nasa university nagtuturo ka o sa school, wajib ba sa iyo na pumunta sa masjid kahit napakalayo? Hindi. Doon ka magdasal sa pwesto mo, sa lugar mo, ng 5 times. At kapag ka malapit ka sa masjid, doon ka magsala ng salah. Yun yung utos ng Islam. Kaya nga sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Mayroong 5 bagay na ibinigay sa akin na hindi ibinigay sa alinman sa mga propetang nauna sa akin. At kabilang na doon, waj'ilat liyal ardu masjidan wa tahura sa hadith ni Jabir. Ginawa ng Allah itong kalupaan bilang lugar na pwedeng pagdasalan at pwedeng pangtayamum. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salah falyusalli. Kaya sino man sa aking mga tagasunod sa umma na ito na maabutan ng sala, anumang uri ng sala, ay isala niya, ipagdasal niya, idasal niya. So, kapag ka malapit sa masjid, narinig yung adhan, huwag kang magdahilan hindi ka makapunta sa masjid. Maliban na lamang kung hindi mo kayang pumunta sa masjid. Ngunit kung kapag ka ikay malayo sa masjid, walang masjid sa lugar ninyo, o di kaya yung unit mo ay natapat doon sa mga time na kung saan hindi mo kayang pumunta sa masjid, hindi kayang magdasal sa tamang oras, doon ka sa lugar na doon ka maaaring magdasal. Yan yung pang-apat. Pang-lima, na nagpapapatag ng ating nagpapalakas ng ating iman, nagpapatatag ng ating iman at nagpapalakas ng ating pagiging Muslim, yung paglayo mismo natin sa mga makakahinaan ng ating iman. Kasi may mga tao inaakala nila na malakas yung iman nila. Ngunit kakaunting fitna o paraan ng mga kalaban ng mga masasamang mga tao, nawawala siya o humihina yung kanyang iman. Kaya sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ito ay patungkol sa Dajjal, ngunit applicable din ito sa lahat ng uri ng fitna. Kasi ang biggest trial ng umma na ito, nakabilang din siya sa major sign ng Yawmul Qiyama or Day of Judgment, yung paglantad ni Al-Masih ad-Dajjal, yung Antikristo. Sabi niya, "Man sami'a minkum bid-Dajjal falyan'a anhu." فَإِنَّهُ يَأْتِيهِ رَجُلٌ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَإِذَا هُوَ يَتْبَعُهُ لِمَا يَلْقَاهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ أَوْ لِمَا يُلْقِي عَلَيْهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ. Sino mang nakarinig sa inyo kay Al-Masih ad-Dajjal, kay Antikristo, layuan niya
Sapagkat nayroong mga tao sa panahon na yon na aakalain nila na sila ay mga mu'min, ngunit dahil sa mga syubha, mga power, mga panlilinlang ni Almasih Ad-Dajjal, ay nahuhulog siya sa bitag. Kaya ikaw na Muslim, alam mo na yung bagay na yon o yung lugar na yon, di ba? Alam mo yung mga pagtitipo na yon ay nakakahina o nakakawala ng iyong iman, huwag mong puntahan yon. Huwag mong in-challenge yung sarili mo. Hindi ibig sabihin, nakapag-aral tayo ng Islam, o di kaya yung nagbabasa ng Quran, nagsasala, nagfa-fasting sa Ramadan, ay hindi na hihina ang iman. Dahil ang utos sa atin, ang turo sa atin ng Islam, ang iman ng isang mu'min, ng isang mananampalataya, yung kanyang pananampalataya, bumababa, tumataas. Kailan tumataas yung iman o pananampalataya ng isang mananampalataya? Kapag ka gumagawa siya ng mga taat, mga pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At bumababa naman yung iman na yan, yung Islam na yan, o di kaya'y mawawala talaga kapag gumagawa siya ng mga kasalanan. Kasalanan ng nagpapahina ng kanyang iman, o di kaya'y mga kasalanan na nagpapawala, nagpapalabas sa kanya sa pagiging Muslim. Hanggang sa ang kanyang matira na lamang, ang matira na lamang sa kanya yung kanyang pangalan na Muslim siya, o yung tribo niya ay Muslim. Wadih, malinaw? Kaya mga kapatid ko sa Islam, payo ko sa aking sarili palagi yan, sa loob ng humigit ko lang 25 years or more than na ako sa Islam, tayong mga balik Islam, especially, napakarami ating mga pagsubok, lalo na sa ating mga pamilya. At kaya naman, kailangan natin na, kahit sa mga born Muslim, kailangan natin magpalakas ng ating iman. Huwag nating hayaan na yung buwan ng Ramadan ay magiging, kumbaga, mawala ng saysay yung essence ng fasting at prayers at ibada sa buwan ng Ramadan sa pamamagitan ng pagbalik sa mga dating mga gawain. Huwag natin iwanan ang ating mga nakasanayan sa buwan ng Ramadan na on time kasasala at natatakot kang makagawa ng maksiyah. Dahil ang tunay na mu'min, kabilang sa mga tanda na tinanggap ng Allah yung kanyang mga ibada, ay nasusundan ito ng iba pang mga ibada. Kaya nung buwan ng Ramadan, kung ikay malakas sa ibada, marami kang mga ibada, mga ginagawa, kapag ka ito ay ipinagpatuloy mo after ng Ramadan, tanda yan na tinanggap ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda yan na tinanggap ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, never siyang naging kumpiyansa sa kanyang iman. Never siyang naging kumpiyansa. Kaya yung mga sahaba, dahil sa labis-labis silang pagmamahal at papuri, paghanga kay Nabi sallallahu alaihi wasallam, pinuri nila. Biruin mo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tahajjud. Kahit sa mga normal na mga araw, paano pa kayo sa last 10 nights ng Ramadan, namamaga yung paa niya sa haba ng kanyang salah. Atafa'alu hadha ya Rasulullah wa kad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Sinabi ni Aisha bilang pagtataka sa kanya, bakit mo gagawin yung napakahabang salah? Samantalang pinatawad na ng Allah yung mga nauna mong mga kasalanan. Tugon ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pinakamamahal na asawa, afala akunu abdan syakura? Ni bagat marapat na ako'y maging mapagpasalamat na alipin, aliping lingkod ng Allah? Bumili bang mga sahaba radiyallahu anhum? Anong sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tutruni kama atrada nasara Isa ibn Maryam fa innama na abd faqulu abdullahi wa rasuluh. Huwag ninyo akong purihin ng labis-labis na paghangat papuri kagaya ng ginawa ng mga ahlul kitab, ng mga nasara, kay Hesus Kristo na anak ni Maria, na itinaas nila sa antas na hindi na narapat sa kanya. Sapagkat ako'y alipin lamang lingkod ng dakilang tagapaglikhang Allah at huling sugo. Kahit sabihin ninyo na ako'y alipin at sugo ng Panginoon. Na ang ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hindi siya kumpiyansa sa kanyang iman. Ano yung dua niya palagi, yung panalangin niya? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Si Anas bin Malik, kabilang sa mga binatilyo na mga disipulo o sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon sa Madina nung siya ay nag-migrate. 10 taong gulang siya, dinala ng kanyang nanay na si Ummu Sulaim.
upang maging alalay ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. At 10 taon siyang naging alalay at sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, special na disipulo. Ano yung kanyang isa sa mga natutunan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, aktsaru ma yaqulu sallallahu alaihi wasallam an yaqul, yung dua na yun. Pinakamaraming dua na narinig ko sa kanya, yung dua na, Ya Allah, patatagin mo po ako sa iyong relihiyong Islam. Ya Allah, na ikaw yung bumabaligtad at kumukontrol sa aking puso, patatagin mo po ako sa iyong relihiyong Islam, itong relihiyong Islam. At Ya Allah, na ikaw ang kumukontrol at bumabaligtad-baligtad sa mga puso ng iyong mga nilikha, patatagin mo po ako, Ya Allah, sa mga pagsunod sa iyong mga kautosan. Yun yung dapat natin gawin, mga kapatid. Hindi sapat yung magdasal tayo, yun na. Hindi, dapat tayo yung magdua at umiwas sa mga makakahina o makakabawas o makakasira ng ating pagiging Muslim o ng ating iman bilang mga Muslim na nasa lugar na minority tayong mga Muslim. Yan yung pangalawang punto natin ngayon. Pangatlo, huwag nating kalimutan ang 6 na araw na pag-aayuno sa buwan ng Syawal. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama sama dahra kullah." Sino man ang nag-aayuno sa buwan ng Ramadan at sinundan niya ito ng 6 na araw na pag-aayuno sa buwan ng Syawal, yung non-obligatory saum o sunnah na pag-fasting, ay para bagang o tila bagang siya ay nakapag-aayuno ng isang taon. Kasi bakit? Yung month of Ramadan, 30 days. At sa hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hasanatu bi ashri amsalha, ayon sa kanya. Yung bawat kabutihan ay 10 yung kanyang gantimpala. So kung 30 days ka nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, i-times 10 mo yon para ka nag-ayuno ng 10 buwan. Kung susundan mo ito o isusunod mo rito yung 6 na pag-araw na pag-ayuno na sunna sa buwan ng Syawal, so para ka nag-ayuno ng additional 2 months. So para ka nag-ayuno ng isang taon. Sa mga kababaihan naman na mayroong regla o di kaya hindi nila kayang mag-ayuno o hindi nila kaya ng mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, alin ang uunahin? Yung sunna na 6 na pag-anim na araw na pag-ayuno o di kaya yung pagbabayad sa mga wajib na fasting sa buwan ng Ramadan? May khilaf ang mga ulama. Ngunit ang pinakamainam ay bayaran muna yung mga obligadong pag-aayuno ng hindi na niya naayunuhan sa buwan ng Ramadan. Yan yung pinakamainam. Bagamat, pwede naman niyang iuna yung 6 na araw na pag-aayuno na sunnah sa buwan ng Syawal. Maliban na lamang kung ang natitira sa buwan ng Syawal ay 6 na araw na lamang o isang linggo. Dahil unahin niya ang pag-aayuno ng sunna. Dahil hindi pwedeng mag-ayuno ng 6 na araw na sunna na pag-aayuno sa buwan ng Dhul-Qa'da o buwan ng Dhul-Hijjah. Dahil Syawal ang binanggit ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. At kahapon nag-start ang Syawal. Ito ngayon ang pangalawang araw ng Syawal. At bukas, pwede na tayo mag-ayuno ng sunna na pag-aayuno sa buwan ng Syawal, insha'Allah ta'ala. Pang-apat, mga kapatid sa Islam, huwag nating kalimutan yung ating mga kapatid na biktima ngayon doon sa Sudan. At siguro, alam niyo yan kasi sa inyo, halos lahat may FB naman dito at nakikinig ng balita na biktima ng civil war doon. Huwag natin silang kalimutan sa ating mga dua, mga kapatid natin sa Islam. Bagamat nagsiselebrate, nagdiwang, masaya tayo ngayon, huwag natin silang kaligtaan sa ating mga puso at dila at isipan upang may sama natin sa ating mga dua. Hak nila yun sa atin, karapatan nila. May mga estudyante doon, may mga kamag-anak, ang ibang mga kapatid natin doon na nandoon sa war zone. Hindi sila makaalis dahil nasira ang airport doon sa Khartoum, sa Sudan. So bilang mga Muslim, bilang pagmamahal at pagdamay natin sa kanila, at least man lamang magdua tayo na sila iligtas, pangalagaan, protektahan, kalingain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ating mga sala, sa ating mga sujud, before tayo magtaslim. Ano mang oras, idua natin sila, mga kapatid sa Islam. Dahil maaring may isa sa atin o ilan sa atin na tinanggap ng Allah yung kanyang dua at maging dahilan upang maging
ligtas sila doon, insyaAllah ta'ala. Panglima at huli, mga kapatid sa Islam, tayo na nandito ngayon, yung mga narinig natin sa ating mga speakers dito, from Zed, kay Dr. Afdal, sa akin at sa mga susunod pang mga mapapakinggan ninyo, iparating natin sa kanila ang magandang balita na ito. Yung sharing of knowledge sa Islam, kabilang yan sa da'wah. Kabilang sa da'wah. Kabilang sa da'wah. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Man da'a ila huda. Ano yung kasunod? Man da'a ila huda. Man dalla ala al-khayri kafa'ilihi. Sino mang nag-anyaya sa kabutihan? At yung kanyang inanyayahan na ginawa yung kabutihan na yon, yung reward nilang dalawa ay magkatulad, walang bawas. Kaya mga kapatid sa Islam, kapag meron kang narinig dito na kaalaman, i-share mo sa iyong mga kamag-anak o di kaya sa mga kaibigan o mga kakilala at mga kapitbahay. So hanggang dito na lamang. Jazakumullahu khairan ala husnistima'ikum. Naway maabot pa natin ang mga marami pang mga Ramadan. At biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kalusugan, kalakasan at mahabang buhay upang atin pang mapaglingkuran ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga ibadah at maisabuhay natin yung ating pagiging Muslim ayon sa tamang paraan na tatanggapin at pinalulugan ng dakilang tagapaglikha na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka nabi na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.